Okay, mga kaibigan, gamit natin ngayon yung isa sa ating mga invisible car. So, ito yung 2018 Honda Jazz. So, bakit invisible car ang tawag natin? Ito yung mga personal project cars. Yun yung mga bihira lang sila sa kalsada. Nagaya ng Sprinter, yung BM, si Atoy, kilala na kasi yun eh. So, pag medyo gusto lang natin parang maging ano lang tayo sa kalsada, invisible lang. Ito yung ginagamit ko at saka yung mga iba pang sasakyan na marami silang kamukha sa kalsada. Kasi minsan nagugulat si Mrs. kapag dala namin, halimbawa si Joseph or yung si Atoy or yung BM, nagugulat siya, biglang may humaharang sa amin, sinasabayan kami, tinututukan kami, tapos babate, yun pala, ano lang, taga-subaybay natin sa page. Pero okay lang po yun sa akin, ha? Walang problema po yun. Welcome naman po lahat kayo. Bibigyan ko pa yung sticker pag kayo ay nakasabay ko. Yan. So, itong 2018 na Honda Jazz, bigyan ko lang kayo ng konting review base sa aking pagdadrive sa kanya kasi halos kabibili ko lang din ito. So ito po ay 2018, napakasolid na sasakyan. Sa lubak, ang ganda po ng suspension. Bigyan ko lang kayo ng mga basic idea tungkol sa kanya. And ito lang yung nakita ko na magaganda sa kanya. Suspension, mas maganda siya kumpara dun sa mga maliliit na hatchback kasi medyo malaki siya ng konti. So ito kasi yung premium na hatchback ng Honda kumpara dun sa Brio. So yung Brio yung parang Econo, tapos itong Jazz yung mas mahal. Yan, makikita nyo naman yan pag tumingin kayo ng brand new. Kumbaga sa Suzuki, merong Alto, merong Celerio, tapos may Swift pa. So sa Honda, eto yon. Sa Toyota naman, merong Wigo, tapos merong Yaris yung mas mahal. So eto yung Jazz, yung mas mataas na version ng hatchback nila. Kumbaga mas premium. So, ang ganda ng driving experience, mga kaibigan. Kung gusto ninyo yung magaan ng manibela, Honda Jazz na ganito po ay electronic power steering. Wala nang tutulo na power steering fluid, no? Wala nang fluid at belt sa may pulley ng power steering, pump, no? Wala na kayo maintain na ganun. So, napakagaan talaga niya i-drive. Ang laki lumiko, mas malalaki yung salamin niya, no? Kakitang-kita mo talaga. Tapos yung likod, meron tong magic seats daw ang tawag. Pag niyuko mo yung upuan niya sa likod, magiging sobrang flat siya. Ka-level siya nung pinaka-compartment. So isang malaking flat bed yung makikita mo sa likod. Papakita ko rin sa inyo yung picture kapag na-fold ko yung likod. Mamaya, while driving lang tayo. Tapos, fuel efficiency, mga kaibigan. Ang tipid. Pakita mo lang saglit yung gauge natin. Ito po, galing Kalamba. Ito ang kanyang fuel consumption. 12.9 kilometers per liter. Yan po ay galing Kalamba exit hanggang dito sa Alabang. Wala po yan masyadong traffic. Sa San Pedro lang, naipit lang ng mga ilang minuto. Pero yun nga, natipid na po yun. 12.9 para sa ganitong sasakyan, no? Napakasarap. Automatic transmission. Ang gaan ng manibela. Ang lamig ng aircon. Ang ganda ng suspension. Pero yung power ng makina, hindi po kayo mabibitin. Bakit? Ang makina po nito ay 1.5. 1500, kaparehas na nakakabit sa Honda BRV natin noong nakaraan. Sobrang lakas humatak. Sa liit ng body niya, kaya niyang bitbitin to ng 1500 na makina. So pag in sport mode mo o kahit drive mode lang, tapakan mo lang ng isang madiin-diin eh. Talagang mapapasandal ka rin naman ng konti. Pero ramdam mo ang bilis niyang humatak. So yun lang, sinare ko na sa inyo, matipid, malamig ang aircon, ang gaan ng manibela, kahit babae, may enjoy to for sure. So, andito na tayo sa Alabang. Share ko sa inyo yung mga pictures niya sa labas. Sa bagay, all stock lang naman to na color silver. Wala akong pinaltan, kahit mags, hindi ko na binago. Kasi nga, ito yung ating isa sa mga invisible car natin. Share ko lang sa inyo. Subaybay lang kayo dito sa ating YouTube channel. Upload din natin sa Facebook. Salamat sa suporta. Madilim na rito sa underground parking. Bye-bye po. Ayan siya, kaya invisible car ang tawag natin dito kasi hindi mo talaga siya makikilala kahit sa parking at sa dami ng kamukha niya. Yun lang, bye-bye!